Chinky, safe ba na ilagay ko ang pera ko sa bangko sa panahon ng peligroso? Ano dapat kong malaman para maprotektahan naman ang perang pinaghirapan ko? Kung gusto nyo malaman kung ano dapat nyong gawin, panoorin nyo ito! Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, also known as Mr. Chink Positive. Thank you very much for tuning into this channel. Thank you very much for making this channel really successful. Nagpapasalamat talaga ako sa mga friends, sa mga supporters po natin, sa mga subs po natin tulad ni Jeneline Salas. Ay maraming salamat po. Thanks Sir Chinky daw for inspiring sa lahat ng mga videos. Nauntog po ako at nag-ipon ako kahit pa konti-konti. Ganon din kay Emily Kitchen TV. Congrats Idol Chinky po, lahat ng mga tips po ay talagang nakabili po ako ng aming sidecar. Wow! Congratulations po. Si Evangeline Gonzalez din po. Very true, sir. Thank you sa lahat ng reminder that we should trust in the Lord. Yes, maraming salamat. At syempre, nagpapasalamat din tayo sa mga friends who believe in this channel tulad ng... We would like to thank 2TradeAsia. 2TradeAsia is a pioneer and one of the biggest in stock market trading. If you're interested to invest in the stock market, 2TradeAsia makes investing easy for the busy. To know more about 2TradeAsia, click the link below. Okay mga friends, huwag muna natin patagalin. Ang pinag-uusapan natin ay bangko. Ano-ano ang mga bagay na dapat natin i-consider sa paghanap ng tamang bangko para sa ating pinaghirapang savings account. In this video, I will share with you the 4 types of banks that you can choose para nababagay po sa inyo. Alamin muna natin kung anong uri ang mga bangko ang malapit sa ating lugar. Alam mo, ang kailangan talaga mas maganda yung proximity eh. Kasi kung malayo po ang yung bangko nyo, just in case na magkaroon ka ng emergency, kailangan mo mag-transact sa bangko, diba, mahirapan ka pa pumunta. Kaya nga, tatandaan po natin may mga iba't ibang uri ang mga bangko sa Pilipinas. Meron tayong tinatawag na commercial, meron tayong tinatawag na thrift bank, may rural bank, digital bank. Marami po yan. Pero mami, isa-isain po natin. Pero tatandaan po natin, ito ang tinatawag na pros and cons, no? Kada isang bangko. At pag-aaralan po natin na mabuti sa pamamagitan ng video na ito kung anong po ang akmang account, akmang bangko po at pinaka-convenient at pinaka-applicable po sa inyo. Unahin na muna natin yung tinatawag na universal or commercial banks. Universal or commercial bank. Ito po yung mga uri ng mga bangko nagpo-provide po ng mga iba't ibang mga financial services sa mga individual at sa mga negosyante. At ang mga customers po ay maaari po mag-deposit po ng pera, magbayad po rin ng bills, magpadala po at tumatanggap din po ng mga remittances galing po abroad. At may mga iba po, ang mga bangko po, mga commercial banks po ay tumatanggap na rin po ng tinatawag na investments po. Diba, yung mga tinatawag po natin na mga UITF, Unit Investment Trust Funds. Yes, sa bangko po yan nakukuha. At meron din po yung mga tinatawag na nagbebenta rin po sila at nag-offer sila ng services. Nag-o-offer sila ng credit card. Or if not naman, yung mga loan, business loan, housing loan, car loan, lahat po ng loan. Ito po yung mga bangko, marami pong mga bangko po dyan. Okay, and then ano po ang pros po ng mga tinatawag na commercial banks po? It's very easy to transact and then marami po silang mga physical location po. Not only that, ang kagandahan po rin ng mga commercial bank, ang dami po nilang ATMs po, ATM machine at sa iba't ibang sulok ng lugar sa ating bansa. At karamihan din sa mga bangkong ito ay meron din na tinatawag na online. Oo, online and mobile banking channel para po mas convenient. Yan po yung tinatawag na commercial banks. Hindi na ako magbabangkit ng mga brand kasi hindi sila sponsors. Ang cons naman po, dahil sa sobrang daming sineserve po nilang mga customer, ay nako. Ang haba minsan ang pila, di ba? Yung nakaupo ka pa, lalo na ngayong COVID season, ang tagal, ayaw mo tumagal doon. At kadalasan po, sa totoo lang, hindi masyadong competitive po ang kanilang fees, yung interest rates po nila ay medyo mataas ng konti kumpara sa mga iba't ibang uring bangko. That's number one, commercial banks po. Yung nakikita po natin yan madalas. Number two, yung mga siya, hindi naman natin masyadong nakikita ang tinatawag nating thrift banks. Ano po yung thrift banks? Ito ang tinatawag na natin ng mga savings bank.
ang specialization nila ay cash deposits. Cash lang. Karamihan po sa mga trip banks sa Pilipinas ay pag-aari po ng mga nagmay-ari rin ng mga commercial bank. Pero ang kinikater po nila dito ay yung mga mas maliliit po na kliyente po. Ha? Mas maliliit po ng kliyente. Ano po yung mga pros? Ang trip bank po, sila po ay nag-offer ng mas mataas na interest compared to commercial banks. Pero ha, ito lang ha, mind you, sino rin may-ari ng mga trip bank? Commercial banks pa rin. Mas affordable din po ang kanilang mga pag-open ng account. Mas mababa po ang kanilang initial deposit, 'di ba? At saka mga balance requirements. Oo, 'yan ang trip banks. Pero ang trip bank po, ang cons naman po ito. Nagpo-focus sila kadalasan sa mga basic financial services, kung ano lang kailangan ng isang pamilya. Hindi ito aakma sa mga negosyante, 'di ba? It's only for mga families. More on personal 'to. Mas maganda pa rin kung gusto mo talaga yung mangutang ka for businesses, you go to the commercial banks. Third is what we call as rural banks. Oh, ang mga rural banks naman po ay, kaya nga rural, saan po? Probinsya. Sila naman po nagbibigay ng mga basic na mga services at saka financial services po sa mga nasa outskirt ng Metro Manila. Tumutulong po sila para i-promote po at the same time yung ekonomiya ng mga communities. Like for example, alam mo ang famous na mga kliyente ng mga rural bank, mga magsasaka po. Ano po yung pros po nito? Dahil sila po ay nag-ooperate po in a very small scale po, mas may kaya po silang mag-offer ng personalized customer service. In other words, alam po, pag nasa probinsya ka, magkakilala na yung lahat sila, di ba? And then kumbaga, ika nga, mas personal ang banking relationship compared to bigger banks na hindi kakilala. At saka ng mga rural banks po, ay meron din sila tinatawag na competitive interest rates as fees, no? Mas mababa po siya. Ang cons naman po, ang financial services po nila ay limitado. Oo, basic lang po, like savings and checking account. At wala siyang masyadong mga product offerings tulad ng commercial bank. Walang investment, wala nun. Kasi ang kinikater lang, again, yung kadalasan po yung nasa community po sa rural lang. Ang disadvantage din po, hindi rin po ganitong ka-accessible ang rural bank. Kasi po, yun nga, kakaunti lang po yung mga lugar po nila, banko nila, at ang layo pa minsan bumiyahe para gumawa ng tinatawag na banking transaction. Lalo na kung kailangan mo ng cash deposits or ng withdrawal talaga through cash. And last but not the least po, ito po isang popular na lumalabas na po na hindi po natin masyadong aware ay tinatawag nating digital banks. Ha? May digital banks na meron na po. Ito naman po yung bagong trends po ngayon sa Pilipinas na tinatawag na online only or all digital banks. Ito po yung mga banko nag-ooperate lamang through internet at walang physical location. Ha? Meron bang ganon? Yes! Ang mga transaction po nila hindi po kadulad ng gaya ng opening of account, tapos funds transfer, in other words, bill payments. No? Pero lahat po to, lahat ng ginagawa itong sinabi kong services, lahat po ay through online and app na lang po. Yes! Kaya nga may mga pioneer na po sa digital banking po at hindi ko na rin babanggitin ang pangalan nila dahil hindi po sila ang sponsor. Hindi, ayaw ko maging bias po. Okay, ano po yung pros ng mga digital bank? Lahat po kasi ng mga digital banks po, very competitive po kanilang interest rates, ha? Ang mga commercial bank po, nagbibigay sila ng 1% interest per annum before tax. Ang mga nasa 2 to 3% interest per annum po ang mga digital banks. Bakit nila kaya nabibigay yun? Kasi sa totoo lang, nakakatipid sila na wala po silang mga overhead costs at wala silang mga branches katulad ng mga commercial bank, thrift bank, or what we call as rural bank. At the same time, ang gandahan din ng mga digital banks, ang advantage, mas lenient po sila sa pagkakaroon ng savings account dahil wala itong nire-require na minimum amount of deposit at walang maintaining balance. Ano namang cons, no? Dahil wala nga silang physical branches at location, wala pong tinatawag na face-to-face interaction ang mga digital banks. At syempre naman, minsan kung kailangan mong kausap ng customer service, wala kang makakausap. At ang isa pang disadvantage, ang pagde-deposit at pag-withdraw po ay sometimes it's going to be inconvenient kasi nga kailangan ipasa mo digitally, parang pasa load ang pera. At ang customer service po ay limited kasi minsan chat lang or what we call as phone calls. So, kung titingnan po natin friendship, no, itong apat na banko po, tinatawag na commercial, trip bank, rural bank, or what we call as digital bank, you got to choose ano sa palagay nyo ang mas babagay po sa inyo. Ultimately, kung bakit ba tayo naglalagay ng pera sa banko is because we want it to be safe.
Ang goal po natin is magpalago ng pera. Para naman sa mga gustong mag-invest sa stock market, merong good news sa inyo ang 2TradeAsia, one of the top online brokers in the Philippines. From today until the promo ends, pwede kayong mag-apply ng real account sa kanila for free, meaning walang minimum investment. Normally, ang requirement nila for you to open an account is 25,000 pesos. Pero ngayon, until the promo ends, 0 pesos pwede na. Kaya perfect ang promo na ito kung gusto mong mag-invest pero hindi ka pa ready. Learn how to invest. Get stock recommendations. Familiarize yourself with their trading platform. Kapag ready ka na mag-invest, alam mo na ang gagawin. To start opening an account, click the link below lang ng video na ito. Thank you very much for tuning in. I hope I have enlightened you. Sana ngayon, at least alam niyo na po ang kailangan po natin malaman na mga things to consider. No? Ano po yung mga different mga banks na kailangan po natin piliin po. Ano po yung mga banko na kailangan pwede natin piliin in order for us to be able to choose the right bank for you. So thank you very much again for tuning in. I hope you like this video. Please click like and share also this video with other people. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.